kasama sa TB Free Pamilya. Nagitna na ako ng pre-diabetes to diabetes. So, nauna ko pong nalaman na may pre-diabetes ako. And then, during ng panahon na ako ay na-diagnose na may TB, doon ko nalaman na sobrang taas na po ng sugar ko, na kung saan hindi na nag-help yung metformin na iniinom ko sa aking katawan. So, hello, isang magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Miss Finn. Ako ay 30 taong gulang, may asawa, masaya sa buhay sa kabila ng pinagdadaanan. Noong panahon po na ako ay na-diagnose na may TB, pinaliwanag po sa akin ng doktor na ang TB po ay nakakahawa pero nagagamot. Kapag nag-start ka na mag-medication, after 2 weeks hindi ka na nakakahawa. Pero yung sa akin po ang nangyari kasi, since nagkaroon ako ng Omicron, isa rin pong factor na nagkaroon ako ng scar sa baga. At humina din po kasi yung resistensya ko since I am diagnosed as diabetes. So isa rin pong factor na humina yung immune system ko kaya madali akong mahawaan ng sakit. Pero sabi nga po, ang TB ay... maaring ang TB ay tulog sa ating katawan at ito ay nabubuhay sa panahong tayo ay mahina. Isa rin pong naging factor siguro kaya ako nakakuha ng TB dahil po mahina po ang immune system ko, na kung saan minsan late na ako natutulog and hindi po healthy yung lifestyle ko. Kahit na po dati na nagtitake ako ng medicine sa diabetes noon, dahil pre-diabetic ako, nagtitake ako ng metformin, kumakain pa rin po ako ng minsan matamis. Kasi sa totoo lang po, base din po sa mga video na papanood ko, and it's the reality talaga. Minsan matigas po talaga yung ulo natin. Lalo na sa mga ganitong pangatawan at tayo ay mahilig kumain. So minsan iniisip natin na kakain tayo ng matamis, okay lang kasi nagtitake tayo ng medicine. Hindi po ganun. So kailangan po ng medication, ng healthy lifestyle para kung gusto nyo po talagang mapabuti ang inyong kalagayan. Ang mga pangkaraniwang comorbidities of TB sa Philippines, no, base sa isang survey na ginawa noong 2016 ay diabetes, no, having previously been treated for TB or nagkaroon na ng gamutan sa TB, no, undernourishment or malnourishment, especially sa mga bata, paninigarilyo, older age, no, and yung urban or rural poor. Meron din ibang comorbidities, no, sa TB base sa World Health Organization na report at guidelines at mga international na pag-aaral, no, tulad ng HIV and bilang isang household or close contact of a person with TB. And I'm looking forward for new opportunities. New opportunities and also to inspire others. Gusto ko rin maging advocate para for the awareness, okay, ng mga kasama ko at sa mga nasa treatment pa rin na, at magbigay ng inspirasyon sa kanila. Para healthy lungs, consult tayo sa ating healthcare workers.